No permit, no rally. Yan daw ang mahigpit na ipatutupad ng PNP para sa mga nagpaplano magkilos protesta sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Igilit din ang DILG na bawal ang pagsusunog ng FEG. Ang iba pang inilalatag na seguridad at paghahanda sa inaugurasyon sa nipwersang tinutukan ni na Emil Sumangil at Sandra Aguinaldo. Lahat ng VIP na dadalo sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30, daraan muna rito sa PICC kung saan sila sasailalim sa mga COVID test bago dumalo sa pagtitipon. Humigit kumulang 1,500 na mga VIP ang inaasahang dadalo ayon sa MPD, kaya mahigpit ang seguridad. Ang Philippine National Police ipatutupad ang no permit, no rally. Panawagan ni PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga militanteng grupo, kansilahin na ang plano nilang kilos protesta maliban kung isasagawa ito sa mga Freedom Park na itinakda ng Manila Police District. Katulad ng Plaza Miranda, Plaza Dilao, Plaza Moriones at itong sa Liwasang Bonifacio. Ang mahalaga dito, Sir Emil, sumunod tayo dito sa mga nakasaad sa ating panuntunan. Wala silang anumang sisiraing kagamitan ng gobyerno, privado man, at walang ma-obstruct na daloy ng trapiko. Sabi ni Danao, hindi naman ito pagsupil sa karapatang ninuman na makapagpahayag ng malaya. Tinitiyak lamang daw nilang walang aabuso at walang manggugulo. Ang grupong bayan na isa sa mga magsasagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio, tinawanan ang pahayag na ito. Ang gusto nilang palatuhin senaryo, may kaguluhan, sila ay gagawa ng mga hakbang para pigilan ng kaguluhan. Pero sa totoo lang, wala namang kaguluhan sa bahagi namin. No? Sana tinatausap nila yung mga organizer. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuno ng panig ang mga grupong pro-Marcos. Pero hanggang kanina, wala pang nag-a-apply ng permit. Pero sabi ng PNP, papahintulutan ang mga grupong pro-Marcos na makalapit sa National Museum. Dito sila pupuesto, malapit sa Intramuros Golf Course. Kahapon pa lamang tinanggal na mga bakal na rehas at nilinis na rin ang kanilang paglulugaran. Meron talagang inilaan na lugar para sa kanila at nandito yon sa may area ng mga sa Intramuros. Makikater natin dyan siguro mga mahigit kumulang mga 200,000. Bukod sa no permit, no rally, sabi ng DILG, bawal ding magsunog ng FEG. Magpapatupad naman daw ng maximum tolerance ang pulisya, pero pwede rin daw mauwi ang sitwasyon sa arestuhan. Pag sila ay naging unruly at naging cause na ng disturbance sa activities ng ating mamamayan, cause yan para pagsabihan sila at kung hindi pa sila madala sa pakiusap, magkakaroon tayo ng arestuhan. Pagtitiyak ng mga otoridad, with only 2 days before the inauguration, the subcommittee can proudly declare that we are all systems go in the terms of security preparations. Mahigit 18,000 personnel ng AFP, PNP, Coast Guard at iba pang force multiplier ang ide-deploy. Ayon sa DILG at PNP, mapupuesto na ng mga checkpoints sa mga entry points sa Maynila simula ngayong araw. Isa sa tampok sa inaugurasyon ay ang military and civic parade. Ang kakaiba raw dito, ipapakita ng AFP ang kanilang mga bagong kagamitan kasama ng mahigit 2,000 kawani ng AFP, PNP at Coast Guard. Meron po tayo yung mounted, tinatawag natin, nandiyan yung mga vehicles natin. So kasama rin dito yung mga artillery equipments natin plus yung mga armored vehicles. So kasama po rin ito sa mga sa parada. And pati po meron dito pong flyby, tawag natin yung sa mga Air Force, mga air assets natin. So makikita rin natin dito yung mga helicopters as well as yung mga planes. Nagdeklara na ng non-working holiday ang City of Manila at special non-working holiday naman sa San Juan. Panawagan din ni Anyo, sana bakunado kontra COVID-19 ang mga dadalo, bagamat hindi raw naman ito requirement. Sandra Aguinaldo, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.